May bago tayong interesting project, mga Call of Duty. Teka lang, parang kakaiba tong mga sisiw na to, ha. Ano tong project na to? Panoorin nyo sa video na to. Alright, off duty na naman tayo and syempre may bago tayong interesting na project. So ngayon medyo may iba tayong setup and may familiar akong ipapakilala sa inyo, si Paolo. Siya yung ating kasabwat dito sa new project na to. And ipapaliwanag ko kung bakit hindi si John Paul yung kasabwat ko sa project na to. Di ba nabanggit ko na dati pa na ako ay mag-aalaga ng pastured broiler. So nag-decide ako na dito natin gawin. Ito ay katabi lang ng bahay namin, sa bahay na Paolo. Meron kasi silang lumang tangkal, no? At nag-alaga na sila dati ng 45 days dito. And si Paolo yung kinuha kong kasabwat dahil para naman meron siyang konti lang na pag nakabenta tayo, may konti siya, di ba? So, pangalawang reason kung bakit dito tayo magpapasure broiler, kasi hindi sila bakunado and hindi ko pwedeng i-risk na ihalo sila sa farm na nadun yung bakunado natin ng mga manok, no? And pangatlo, once nasa pasture na sila, ang gagamitin ko kasi is yung tractor ko na luma, yung chicken shelter natin, i-convert natin sa chicken tractor. Hindi magiging possible na doon natin sila i-pasture sa farm kasi sobrang init doon, no? Pagtanghali talagang tapat na tapat. Pero dito, pag dito natin sila pinasture, mas relax sila kasi maraming puno ng nyag, no? And malapit lang sa bahay ni Paolo and doon ako dati nagpapasture ng aking backyard operation, yun ang bahay namin. So yun yung mga dahilan kung bakit nag-decide ako na hindi ko ihalo muna sa farm itong pastured broiler operation ko, no? Matagal na tong nakatingga dito, madaming laman sa loob. Lilinis ko lang at disinfect para... Kasi inoferan ako ni Call of Duty ni Tito Jeremy ng mag-aalaga kami ng 45 days chicken. Ay, syempre, wala naman ako masyadong ginagawa. Umagri ako. Tapos ngayon, ang ginawa ko, so dinisinfect ko nga siya. Nilagyan ko ng karton sa loob para ito mismo yung pinaka brooding ng mga sisiw, tsaka nilagyan ko ng sako sa gilid para may harang siya at hindi sobrang open yung ng tangkal. So lalagyan namin to ng rice hull bago bumili ng mga sisiw. Siguro mga 30 sisiw ang bibilhin. And habang nakabrood dito yung mga sisiw, gagawin naman namin yung chicken tractor, which is madali lang naman gawin. Yun, ang plano. Inagawan ako ng trabaho ni Paolo. Siya na nagpaliwanag, no? And sana may makita kagad tayo kasi hindi ko alam kung saan ako may makikita. Pero ngayon, hoping ako na may makita today. Especially sa Pacifica kasi meron madalas na 45 days dito. Pero hindi natin sure kung bago yung nadon. Kasi gusto natin bagong dating yung nadon. Para tayo yung nagsimula ng brooding, no? Kasi di ba napaka-importante ng brooding sa manok. Dapat day 1 pa lang tama yung brooding mo. Mode of transportation namin ngayon ay motor muna para mabilis at chill lang tayo. Kaso baka mapagkamala kami riding in tandem. Okay, andito tayo sa San Juan, Batangas. Dito tayo nakakita ng 45 days ng mga sisiw. Kaso 53 pesos ang isa. Plus A naman daw yon. Daw. Hindi natin mako-confirm yon kasi ngayon ako mag-aalaga nito. Babylonia yung pangalan nitong tindahan. Kukuha tayo ng 30 head. Medyo mahal pala to. Kala ko mga 30 lang to. Okay, magsinabasan kayo. Uy! Kumalon. 16. Ay,
Kasi wala bang pre? Ilan? Nagtanong din ako ng booster, chick booster para sa 45 days. 42 pesos kada kilo. Napakamahal pala. Mas mahal pa sa Integra 1000. Mag-comment naman kayo sa baba kung pwede ng Integra 1000 dito. Kasi, pero bibili ako ng mga 5 kilo ng booster para dito. Pag pwede na yung pinapatok ako doon sa aking mga pre-range chicken, yun na rin, papatok ako para din ako bibili ng bukod. Hindi pala kami makakabili ng booster kasi nakamotor lang kami. At may isa na akong feeds na 5 kilo. Pag bumili pa ako ng 5 kilo, tapos may sisiw pa. Malalaglag na si Paolo sa... So ito na yung bit-bit ni Paolo. Integra 4000 at sisiw. Buti naisip namin na huwag na bumili ng booster kasi laglag itong batang to. So, tara na. Uwi na to. Okay, nakarating na tayo. Isa-set up na natin sila sa brooder nila. Rizal muna tayo. So may nabasa ako na ang 45 days daw ay parang hindi design na lagyan ng Rizal yung kanilang coop, no? Dahil masyadong umiinit yung coop, itong bedding nila pag marami ng ipot kasi nag-ferment. And then syempre medyo mainitin ang katawan ng 45 days. Pero ito naman makakatulong naman sa gabi, 'di ba? Sa pag malamig, makakatulong siya. Pero anyways, nilagyan ko pa rin. Bahala na. So syempre, for proper monitoring, magtitimbang tayo katulad ng ating ginagawa sa ating free-range chicken, no? Pero syempre, dahil mabilisan nga to, hindi ako magbabakuna kahit isa dito. Bahala na! 52. Mamaya ka bumaba, boy. So mga timbang nito mga sisiw, nasa 50 grams. Pag yung kasing free-range chicken ko, dominant CZ, 45? Nasa 35 to 45 grams lang. So ito, nasa 45 to 55 yung nagiging range. Siyempre, of course, expected yun kasi ang lalaki kasi talaga nila, eh. So ang ideal dito sa pastured chickens, no? Ang ideal dito ay class A talaga. Kasi pag class A yung mga sisiw natin, pagtanda kasi nila, kahit sila sobrang laki na, sobrang bigat na, nakakalakad pa rin sila. Magagamit natin syempre yun pag nasa pasture na sila. Hindi yung sila ay gagapang-gapang, kaladkad yung paa. Kasi pag yung class B, class C, pag tanda kasi nila, yun yung hindi na makalakad sa sobrang bigat. Pero pag class A, nakakalakad pa rin sila, nakakatakbo. So yun yung gusto natin. And sa ngayon, syempre hindi natin malalaman kung class A nga itong mga to. Malalaman na lang natin pag laki nila kung lalaki nga sila in the first place, no? Tingnan na lang natin. Nasa trial and error pa naman tayo, eh. Nasa research and development pa lang tayo. Okay.
Richard. So far sa observation naman namin, ang Lilexio, takbo sila ng takbo. Pero pagtandaan nila, hindi na alas sila makakalakad. So, ang ipapatuka ko sa kanila is yung pinapatuka ko normally, yung chick booster, no? Yung alpha lang, alpha 1. And yung painom ko, ang ilalagay ko lang is Betrasine Classic. Actually, ito yung nakasashay na nabibiling mura, no? So, yun lang yung program ko. And siguro, pag 2 weeks old na sila, pag naibaba na natin sila sa pasture, dun tayo magpapalit ng starter, no? Na alpha din yung ginagamit natin sa free range chicken natin. Sana maging okay to. Tingin mo ba, Paolo, maging okay itong project natin na to? Okay, oo naman. Siguro, ang wag lang tayo masyado magka-mortality, or kung kaya, walang mortality, no? Kasi kakaunti to, talagang pag may namatay na isa dito, ramdam, di ba? Lalo na pag nasa pasture na tayo, doon tayo mas mag trial and error doon, no? Pero we'll see. We'll see. Kasi napagkaagi ko yung aking pastured chicken. Okay din yung aming pastured cow. Pastured broiler, for sure, magkakaagi. Di ba, Paolo? Oo. So dito ko natatapusin ang video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. So abangan nyo yung pagkoconvert namin ni Paolo sa dati nilang chicken shelter papunta sa chicken tractor para sa ating pastured broiler. And syempre, abangan nyo yung pagbaba nila sa ating pasture sa trial natin dyan. So sana walang maging problema, no? Oo. Pero syempre, pag nagka-problema, for sure, masosolusyonan natin yan. Di ba, Paolo? Marami na tayo yan. Oo naman, kaya yan. Yan. Kaya naman, maraming salamat. Subscribe and peace.